Nagbukas pa rin ang ilang negosyong kabilang sa non-essential sa unang araw ng pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Naga City. Gaya ni Nino na nagtinda pa rin ng religious articles sa Plaza Covarrubias ng Peña Francia Shrine. Yun ang problema kasi kung hindi kayo papatindahin, tapos walang ayuda, wala, nga. Mistula namang araw ng pamamalengke sa dami ng tao at sasakyan sa Naga City People's Mall, kaya nabaliwala ang physical distancing sa loob at labas ng pamilihan. Sa Barangay Tabuco, ilang lalaking may edad na at walang suot na face mask ang nagpapahangin pa sa isang waiting shed. Ang grupong ito nag-inuman naman dahil hindi umano nakapasok sa trabaho dahil sa MECQ. MECQ, dati alam kasi kailangan daw ng papel na papakita daw sa checkpoint, ganyan. Kasi labas na ng Naga yung pili. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpupulong ang Naga City Incident Management Team tungkol sa nai-report sa kanilang paglabag sa MECQ guidelines. Yung ating city director kasi, mayroon ding kautusan sa kanya na strictong ipatupad yung mga kautusan sa ilalim ng MECQ. Ang totoo po niya, nagbigay siya ng warning ng babala na kapag hindi kumilos yung mga punong barangay, hindi lang citation ticket ang gagawin at ibibigay sa kanila, kundi maaari din po silang arestuhin ayon sa kautusan po ng DILG. Patuloy din ang pagsipa ng COVID cases sa Camarines Sur. Sa Nabwa, 66 na police trainee sa Regional Training Center ng National Police Training Institute ang nagpositibo sa COVID-19. Ang di pagsunod sa health protocols ang isa sa dahilan ng pagsipa ng COVID cases sa Bicol. Kaya ipinanawagan na ng ilang medical society na higpitan ang quarantine status sa rehiyon dahil hirap na ang healthcare workers. Upon re-deliberation, we felt that ECQ, Enhanced Community Quarantine, will be too harsh for the economy and for the people. So upon re-deliberation, just like with what was imposed in Naga City 2 nights ago by the National IATF, modified ECQ is the best compromise. Sa Lucena City, Quezon, bantay sarado ng PNP ang mga entry at exit points ngayong nasa MECQ ang lungsod. Mahigpit din ang checkpoint sa Pavia, Iloilo, lalo't nasa Modified Enhanced Community Quarantine ang probinsya. Ang motoristang si Joven na galing Iloilo City, hindi pinapasok dahil walang travel pass. Sabi niya, wala siyang magagawa kundi sundin na lang ito. Sarado maging mga parlor na pinagtatrabahuhan ni Aling Jeneline. Problemado siya kung saan kukuha ng pambili ng pagkain para sa kanyang tatlong anak. Nasa critical level pa rin ang COVID situation sa Rojas City, Capiz. Kaya pinalawig ng National IATF hanggang katapusan ng Hunyo ang MECQ doon na una nang ipinatupad noong June 1 hanggang June 15. Sa Davao City na naka-MECQ rin, halos umabot na sa 10,000 ang nahuli ng PNP dahil sa health protocol violation. Jonathan Maestrado, ABS-CBN News.